pinagdaraanan. Nasa kamay mo kung paano lampasan. Nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo kung paano lampasan. Nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap. Nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas masaya. Nasa kamay mo ang sarap ng
lalampasan. Nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie, magic sarap. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie, magic sarap. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Anumang pinagdaraanan, nasa kamay mo kung paano lampasan. Nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie, magic sarap. Pagpuran mo ng sarap. All in wonderful Maggie, magic sarap. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Paano lampasan? Nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ngayong Pasko, ano man ang nararamdaman, dahil sa lutuin mo ito'y gumagaan. Dahil sa'yo alagang kanilang kalusugan. Dahil sa'yo may sarap ng buhay. Christmas pasaya. Nasa kamay mo ang sarap ng alaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pag-asa.
Nasa
all-in-one Maggi Magic Sarap, nasa kamay mo ang saya ng Pasko. Kaya gawing all-in-wonderful na ang handa. Christmas masaya! Kayang-kaya with Maggi Magic Sarap. May free tomato sauce pa! Matagal na akong performer, pero di nawawala ang kaba. So imagining kaba ko na ang asawa ko, Supreme magluto. Buti na lang, may bagong Supreme discounts sa kusina. New Maggi's Supreme Sarap! Maggi's first ever all-in-one cooking sauce. May linamnam ng soy, oyster, meat, onion, garlic at spices. Sarap ng paboritong pampalasa pinagsama. Kaya ang mga lutuin, Maggi's Supreme Sarap sa meaty linamnam, dapot at langhap. Di na ako kinakabahan sa kusina. Tuwing magluluto ako for my husband, Supreme ang sarap. Kaya Supreme ang saya. New Maggi Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce from Nestle. Hello again mga kukmare! Welcome back sa isa na namang masarap na usapan from Maggi. Last time na nakita tayo, nakakuha tayo ng Supreme advice and tips from our favorite Maggi endorsers, Kukmare Saraji and Juday. Today, nagbabalik sila para bigyan tayo ng all-in-wonderful tips kung paano didiskartehan ang isang masaya at masarap na Christmas celebration. So invite nyo na ang inyong mga friends at fellow Kukmares. I-like and share na ang video para sabay-sabay nating malaman kina Kukmare Juday and Sara G kung paano ba magiging Christmas masaya kayang-kaya. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Christmas masayang usapan with Sara G! Magical Christmas, mga kukmare! Ako, kamusta kayong lahat? Namiss niyo ba ako? Kasi ako, namiss ko kayo eh. Sana ay safe at healthy kayong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang magical at juicy na usapan at syempre makakasama natin ang nag-iisang Mrs. Julian Santos Agoncillo. Hi, Ate Juday! Hey, love! At sa ating mga kukmares out there, ang tagal na nating hindi nakita. Kamusta naman kayo? Ikaw, baby, kamusta ka? Good, ate. Mas nagiging masaya everyday. At masarap din. Natuto kang magluto. Na-enjoy mo at napaproud naman ako sa'yo ng bongga. Ah. Eh, yun na nga, ate. Eh, syempre. Magpapasko na. So, that means good food na naman. Walang katapusang pagluluto at pagkain. And I'm sure ang ating mga kukmaras out there are very busy preparing their recipes for this coming Noche Buena. Yes, yun na nga, ate. Alam mo, ate, mahigpit ang pangangailangan ko ngayon eh. Pwede ba akong mangutang dyan ng mga tips, mga advice, ate? Siyempre, mula sa isang all-in-wonderful homemaker like you. Kami hihingi yung all-in-wonderful homemaker. Nakaka-pressure. Totoo naman kasi ate, you do it effortlessly. At alam namin lahat na Supreme ang challenge mag-prepare para sa normal na pagsiselebrate ng Pasko. Pero this year, kakaiba ang magiging Christmas natin at kakaiba rin ang mga magiging challenges. Totoo. Challenge to challenge. Hindi lang, I'm pretty sure hindi lang para sa aming mag-asawa, no? Sa karamihan ng mga may mga anak na yon, we all want Christmas this time to be extra special. Kasi sa mga anak natin, since more than 8 months na silang naka-quarantine, hindi sila nakakalabas, online classes, nasi-stress na rin sila. Kami ni Rai, we're actually thinking of a way kung paano namin gagawing special at memorable yung Christmas, even if naka-quarantine sila. So, parang naisip ko, kagaya na ginagawa namin na itong mga past celebrations sa bahay, nung nag-birthday si Lucio, it's a Zoom party. So, pinadalahan namin lahat ng mga kaibigan and family members namin ng same na pagkain na meron kami sa bahay. Wow. And then, chika, parang chumichika lang kayo. Yan nga lang virtual. It's different talaga yung personal na chikahan, di ba? Kasi may tawanan, meron. Ito lang, at least, nalilesen yung pagkamis mo na makasama ang pamilya mo. And at the same time, nakakakita at nakakarinig ka ng boses ng ibang tao. Malaking yes. Factor sa mental health, in fairness. So, yung Zoom, malaking bagay yan. So, yan. Huwag na muna tayo magkita-kita. No gathering. Sana muna this Pasko. Para maiwasan. Parang yun ang gusto mo. Iwas tayo muna sa pakikipagkita. Para din makatulong tayo sa frontliners natin. Oo, tama yun, ate. Kasi nung
nag-birthday ako last July. Nagkaroon ng birthday party through Zoom din. So, nandun yung mga cousins ko, nag-celebrate kami doon. May mga pagbibigayan ng birthday greetings, with tears pa, mga ganon. masaya kasi parang malayo man eh, magkakalapit pa rin. Agree naman ako, and naniniwala ako na hindi natin kailangan i-sacrifice ang mga espesyal na okasyon this year. I'm sure ginagawan din ang paraan ng ating mga all-in-wonderful Cookmares kung paano gagawing Christmas masaya. Kayang-kaya ang Pasko para sa kanilang pamilya. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Naman, mga Pilipino ba naman talagang gagawa ng paraan yan para maging extra special ang pagsiselebrate ng Pasko. Lahat ay gagawin para supreme ang saya ng ating mga pamilya. Di ba mga Kukmare? I-share nyo naman sa comments kung paano nyo didiskartehan ang Christmas celebration nyo ngayong taon. Oo nga, I'm pretty sure may mapupulat tayo mga bagong ideas sa kanila kasi ba ay maaaring nagawa na sila na hindi natin naisip. Kaya ngayon tayo mag-share ng ideas, mga Cookmares. Galing nga ngayon, no, ate, no, talagang exchange of ideas na makikita mo talagang nagbibigayan. Oo, tulungan talaga tayo ngayon kahit na kung may magandang takeaway man itong pandemic na nangyari sa atin, yung karamihan ng mga tao mas naging compassionate. Naging grateful tayo, naging thankful tayo. Yung pagiging kind natin, natural siyang lumabas. So, ito yung tamang panahon. Magtulungan tayo hanggang matapos yung pandemyang to. At gagawin natin espesyal ang Pasko nating lahat. That's right. Kaya nga ate, kailangan ka namin sa buhay namin. Hindi kasi ate, medyo pressured lang. Kasi syempre, first time namin na magsi-celebrate ng Christmas as husband and wife. Gusto ko naman bilang asawa, bilang may bahay. Woo, my boy! makapagluto naman ako ng masasarap na pagkain para sa asawa ko. At syempre, matitikman din yun ng kanyang family. So, yun po. Medyo nininervous lang kung magugustuhan ba nila yung nervous ka. I remember first Noche Buena namin ni Rai as husband and wife. Niluto ko lahat kasi gusto ko magpaandar. So, ang tip ko sa'yo, huwag mong angkinin ng lahat ng responsibilidad. Kung ano lang yung kaya ng powers mo, doon ka lang mag-concentrate para ma-perfect mo siya. Kasi ako, sinubukan kong gawing lahat hanggang sa na-delay na yung Noche Buena namin, halos madaling araw na kami nakakain. Memorable siya kasi nga, yun yung nagiging usapan. Pero, ikaw, enjoyin mo siya, i-perfect mo yung recipe mo, and have fun. Cook, mag-wine ka, relax. Relax. Dapat relax ka na habang ginagawa mo ang Noche Buena feast para sa iyong pamilya. Ano na bang lulutuin mo? Yun na nga, ate. Hindi ko pa alam. Yun na. Malaking problema nga yan. Pero kasi, ate, gusto ko talagang gawing supreme sa pagka-special and memorable ang first Noche Buena ko with my husband. Sana, ate, matulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mo yan. Sisiyo yan sa'yo. Wow. Basta sabi ko sa'yo, di ba? Gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Huwag kang gumawa ng bagong recipe na hindi mo pa nasusubukan. Stick to what you know and perfect it. Yun na yung ihanda mo. Kasi sure ball, magical ang handa mo. Kaya happy din ang pamilya kung iyong mga in-laws. Nox! Grabe! Hindi ako sanay na sinasabihan na kita may in-laws ka na. Grabe naman. Yung kaba mo ngayon, saan mo siya maiko-compare? Yung kaba ko, pareha siya ng kaba ko every time na magpo-perform ako. Kasi, syempre, sa bawat performance, binibigyan natin ng effort, ng hard work, pinaghahandaan talaga natin. Ngayon, pag in-execute na natin, kung ano yung magiging reaction nila, kung magugustuhan ba nila ito o hindi, eh wala na tayong control dun. So, ganun din ate sa pagluluto. Talagang bibigyan ko ng panahon, ng effort, yung sa tingin ko na magugustuhan nila, pero di natin alam kung anong reaction nila. pasado. Alam mo talaga, para sa pamilya yung gagawin mo, iba talaga kasi gusto mong i-level up, pero at the same time, natetense ka, pero basta enjoyin mo lang, walang mali sa pagluluto, basta nakakain. Bongga-bongga yan. Agree ba kayo, mga Kukmare? Naku, agree ako dyan. Ready ka na, sweetheart? At game na rin kayo, mga Kukmare. Maituturo ako sa inyong recipe that for sure will make this Noche Buena memorable.
Galing talaga ni Ate Jedi. Naks naman! Masyado naman yung pagmamahal mo sa akin. Naman, Ate, kaming lahat. So, ang ituturo ko today sa inyo at sa ating mga kukmare ay ang aking extra special caldereta. Mm. Wow! Sounds all in wonderful, Ate Jedi. Ikaw hindi may gusto ng caldereta. Ang caldereta, staple yan sa bawat bahay. Parang adobo, parang menudo, parang mechado. Bawat bahay may kanya-kanyang recipes at bawat bahay, yun ang pinakamasarap na caldereta. Pero sa pagkakataong to, ang caldereta natin, ang isa sa mga ingredients na gagamitin natin para gawing extra special ang caldereta is all-in-wonderful Maggi Magic Syrup. At ang pinakamaganda dito, may surprise, may bago. Yeah. Ano yung bago na yan, Ate? Gusto mong malaman kung ano ang bago? Ano yan? Swak na swak ito ngayong Pasko dahil available na itong Maggi Magic Syrup Christmas Value Pack. Wow. Bakit siya Christmas Value Pack? Bakit? Bakit nga ba? Dahil sa loob, meron kang 42 packs of Maggi Magic Syrup. Wow. Mga kukmare, abot na to hanggang medianoche, guys. Sobrang sulit nito. Tapos may free pa na 200 grams of tomato sauce. Wow! So, literally, kung ano yung mga gusto niyong lutuin na may kasamang tomato sauce, regalo sa inyo ni Maggi Magic Syrup yan. At 42 packs talaga ba? Mauubos mo ba ito ng isang lutuan? I doubt. Aabot ito ng medianoche. Promise ko yan sa inyo. Galing, Ate. Value pack talaga, no? Yes! At may pandagdag sarap at aroma ka na sa lulutuin mo. May kasama pang tomato sauce para sa dish mo. Protein na lang idadagdag mo at gulay. Saan ka pa? Ako, perfect yan sa mga kukmari natin magluluto ng may kasamang tomato sauce. Kasama na yung tomato sauce, Ate. Oo, saktong-sakto. At ang maganda pa dyan, hindi nilang ipang regalo itong ating Maggi Christmas Value Pack. Yes. Kasi maraming nagluluto ngayon at marami rin natatakot lumabas ngayon. Totoo naman yan. So, what better way to enjoy Christmas in the kitchen is to give the best ingredient na nasa value pack, Christmas value pack ng Maggi Magic Syrup. Dudugtungan na lang nila yan kung ano-ano pang ingredients. Dadami na yan. Available siya sa mga leading supermarkets at ang pinakamaganda, available rin siya online. Almost everything is online lang. Peace of mind na lang ang hindi online. Pero, parang meron na rin yata ating online. Wala ako nakikita sa Instagram feed ko. Mga meditation. Ako pa naman na naghahanap ng peace of mind lately. Exciting, so, Ate. Maraming bibiliin yan for sure. Sana ako doon. Alam mo, feeling ko pagka may naglabas ng peace of mind online, in 5 minutes, sold out. So, Maggi Magic Syrup Christmas Value Pack. Ang Christmas, masaya, kayang-kaya. So, Sweetie Pie, are you ready? Ready ka na ba magluto? Yes, Ate, game na! Woo! Okay, gawin na natin ito agad-agad. Sarah will be making supreme tuna caldereta para sa may gusto ng extra special caldereta. Para sarap din sa mga hindi mahilig sa karne, Sarah will be doing the version of the tuna caldereta. And yung second is all-in-wonderful meatball caldereta para naman sa mga kukmare natin na nag-iisip ano ba ang bagong pwede ihanda sa mga bagets. Yes, mga kukmares, we can actually make caldereta using meatballs. Mm. Yung cooking time niya is lesser kasi hindi mo kailangan magpalambot ng baka. And at the same time, bago siya sa magiging panlasa ng mga bata. Pang bagets, pang pulutan, pang lahat. Ta, alam mo ba, love, ang caldereta, habang tumatagal, mas sumasarap. Kasi mas umiin-in pa yung flavors niya. Kaya bonggam-bongga to dahil tayo mga Pilipino, kung ano yung Noche Buena natin, yun din ang almusal natin. Ng tanghalian. Aminin nyo yan. Huwag niyong sabihin. Tama! Hindi, Ate, favorite talaga ng mga kids yung ano. Nakuha niyo ang mga ulam ng Noche Buena, di ba? Yes. Tsaka, Ate, tama ka. Favorite ng kids talaga yung meatballs. Yung medyo crispy, yung medyo malutong pa, ganun. Malutong na madaling kainin. At saka, for some reason, pag meatballs, nagbabrighten ang mata ng mga bata. Actually, kahit ako pag nakakarinig ako ng meatballs,
Nagugutom ako. Nagugutom na ako kaya lutuin na natin to. Sige. Pareho lang naman to ng process. Magkaiba lang tayo ng protein na gagamitin. Okay? Ready na ba kayo, mga kukmare? Ready na me. Ready na me. Simulan natin sa ating mga ingredients. We have here potatoes. Our potatoes, this is quartered chopped. Depends on your, kung gaano kalaki ang patatas niyo. Kung ang patatas niyo ay medyo malaki, syempre hindi nyo siya mahahati na apat lang. Pero ang importante, pag nag-slice kayo ng potatoes as much as possible, they are of the same sizes. Para pare-pareho at pantay-pantay sila pantay ng luto. We have here our carrots. Same thing with carrots, ganun din, kailangan pareho sila ng size. Kasi pag malaki yung isa, maliit yung isa, abay, hindi na naluto agad yung isa. Yung isa, lutong-luto na. So, dapat pantay sila. Hindi naman kailangan ikilo pa yan. Sarah has tuna. You have yes, tuna. Yes po. Ito po. Slice, is that sliced tuna? Yes po. Yes, sliced tuna. Makukuha niyo yan sa mga groceries, makukuha niyo yan sa mga palengke. Just make sure na tanungin niyo sa palengke kung fresh ang tuna. Na nadali ninyo. Importante na fresh fish palagi ang gagamitin. I have ground pork. We have diced red onions. We have red chilies. We have green chilies. Chilies. English. Diced garlic. We have grated cheese. You can choose whatever cheese you want. It could be processed. It could be mozzarella. It could be anything. Queso de bola, pwede din. Wow. We have brown sugar. We have red bell pepper. In culinary term, we call this brunoise. Pero sa usapang Tagalog, itawagin na lang natin siyang kwadrado. Kwadradong hiwa ang gagawin niyo. Kwadradong hiwa. Tayo. Ganun din ang green bell pepper. If you want a deeper flavor ng smokiness, you can add paprika. Or what you can do, you can grill the red bell pepper. Brush nyo lang ng olive oil, i-grill nyo. Grill? Ano nangyayari sa akin? I-grill nyo. Yung smoky flavor niya, pag nilagay nyo yung peppers after nyo balatan, kasi mag-char yan, diba? Magiging black. Babalatan nyo yun. Tapos slice yung bell pepper, ilalagay nyo ngayon as finishing touches of caldereta. Then, your caldereta mixture will have that smoky factor. We have our cooking cream for extra creaminess. Creaminess. We also have our water para mag-thin ang ating sauce. Kompleto ka ba sa iyong recipe? Ay, yung ingredients dyan, love? Ako po, ang ingredients ko po dito, itong tuna. Mas masarap pagka tuna belly. Yan. Mm-hmm. Mas malambot po yung isda. Mahili ka sa isda lately, hindi ba? Opo. Seafood. Sea at saka food. Yan ang gusto ni Sarah ngayon. Of course, cooking oil natin. We have tomatoes. Yan. Tapos, onions. Yan, red onions. Red bell pepper. At saka green bell pepper. Ayan. Garlic. Ayan. Chopped garlic. And then we have also chili. Sili natin para may kick, para mas masarap ang kaldereta natin. Gusto ko po yung medyo maanghang eh. Ako din, medyo lang. Pero pag sobra na... Huwag yung nakakaubong. Hindi na siya kaya. Nakakaano. And of course, meron tayong cheese. Parang medyo cheesy caldereta. Pero last time Sarah? Na... Oo, dapat yung tamang-tamang amount lang ng cheese para hindi umalat po yung ating luto. At bay leaf, meron tayong laurel dito. Oops, nalaglag. Ay, nalaglag ang bay leaf. Yun. At syempre, para mas mapasarap ang aking tuna caldereta, gagamitin ko po ang aking secret ingredient, ang Maggi Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce. Meron po itong pinagsama-samang linamnam ng onion, garlic, soya at meaty flavor. So hindi nyo na po poproblemahin kung magiging masarap ba talaga ang tuna caldereta ninyo. Kasi gagawin na po niya ang lahat para mapasarap. Gagawin niya po ang lahat, kumanta. And ito po ang ating kinakabahan ka, no? Ba't ka kumakanta? Oo, ate, kinakabahan ako eh. Cream natin. Yan. Cream! And of course, ate, gagamitin ko rin para i-season
Para mawala ang lansa ng ating tuna, ito pong Maggi Magic Sarap All-in-One Seasoning Granules. Yan! Yes! Bonggang-bongga yan. Alam mo, naisip ko, pagkatapos ko itong gawin, iuuwi ko kay Lucho to. Ako din, ang ate. Ang pwede ito para sa Christmas party ng mga friends niya. Pero syempre, hindi naman sila magkikita, di ba? May party po si Lucho for... May Christmas presentation sila. Pero ito nga, no, nag-party si Lucho ng birthday niya. Of course, we need to do something kasi 10th birthday niya. Hindi naman pwedeng hindi siya i-celebrate. So, ang ginawa namin, nag-set up kami sa bahay. Kumanta kami ng party planner. Nagpa-set up kami ng balloons. Tapos kami na lang yung nagkabit para disinfected na rin bago pumasok ng bahay. Mm-hmm. Tapos, yung mga pagkain, pare-pareho sila. May mga activities silang ginawa ng magkakasabay, may party host. Actually, he had fun. Mas na-enjoy niya yung idea na yung birthday niya, na yung 10th birthday niya memorable. Kasi maliban sa COVID na, hindi niya talaga nakapiling ang mga kaibigan niya. But still, he had fun. So these are the little things that we can do for our kids. Hindi niya naman kailangan bonggang-bongga. Kung ano lang yung kayang ibigay, yun ibibigay natin just to take their minds off of what's happening. Oh, galing naman. Feeling ko marami sa mga kukmare natin na nagkaroon din ng ganyang klaseng celebration. Share nyo naman po ang experience ninyo sa comment section. And I'm pretty sure yung mga all in wonderful mommies natin, hindi naman din yan magpapapigil. Yes, naku, tayo ba namang mga Pilipino? Para-paraan lang para gawing Christmas masaya. Kayang-kaya. Okay. Ready na ang ating mga ingredients. Nag-round down tayo ng ingredients natin kanina. Ready na rin tayo magluto, Sarah? Yes po, ready na. Lutuin natin ang ating two-way caldereta! Yay! So ako, ang step ko always when making caldereta is of course to season my protein. So what we'll do, sweetheart, yes po, i-season mo na ang tuna mo, isi-season yes ko na rin ang ground pork ko. Mm. I'll be using... Siguro ito nasa mga 1 kilo ng ground pork is to 1 packet of Maggi Magic Sarap. Mm-hmm. That's more than enough dahil sakto ito na ang magbibigay ng namnam at lasa because Maggi Magic Sarap has the natural flavors of garlic, onions, and meat spices na hindi nyo na po problemahin pang magdagdag ng ibang mga ingredients pa. So, make sure, sweetheart, na yes, properly incorporated ang iyong magic sarap sa tuna. Ako, mas preferred kong nilalamutak ang karne pag nagmi-meatball ako kasi mas nababalansi ko yung kumakawala yung gloves ko. So, para mas properly incorporated siya. Ang tip lang dito, mga kukmare at mga baby love. Yes po. Huwag nyo masyadong i-mash yung ground pork para hindi mawala yung natural texture or fibers ng ating ground pork. Because as it is, it's ground already. Ayaw nyo nang maging malamutak pa siya. So gagawin ko na tong meatball ko. You can add pepper here. Hindi na kailangan actually maglagay ng iba pang ingredients kasi binuo na ng Maggi Magic Sarap yung lasa na iyon para sa inyo mga kukmares. Kompleto na make po, sure, no? Make kamusta ka dyan, honey? Okay naman ate ito. Sinisison ko na itong tuna. Mahirap palang mag-ano ng may gloves, no? Madulas po. Hindi sumasama yung gloves dun sa bola ko. Okay. Yung iba, yung meatball nila, gusto nilang mas crispy, dinideep fry nila with breadcrumbs, pwede din naman yon. Oh, naku. Oo nga, magandang idea talaga to sa Pasko kasi it saves you cooking time. Ibig sabihin, mas maaga kayo makaka-relax, mas maaga nyo may enjoy ang inyong time with your families. Yes. Mas napapadali ang pagluluto with Maggi. All-in-one seasoning granules at Maggi Supreme Sarap. Ang maganda dito sa Maggi Magic Sarap, meron na rin siyang real meat. May brown sugar, may pepper, at iba-iba pa sang spices na kasama. Ang ginagawa ko, though
siguro yung iba sanay na ang sinosote agad is carrots and onions and bell pepper. Ako, ang gagawin natin today, iunahin nating iprito ang ating protein. Pag-iiwan yan ng residue sa pan natin. Yan. Magpiprito okay. Na tayo ng ating protein. Unahin natin yung protein. Yung isa kong meatball. Nasukaliit. Okay. So, we'll set this aside. Ay, meron. So, sa akin naman, sorry. Ate, itong cooking oil ko, ihati ko siya. So, piprituin ko po muna yung aking tuna. And then, after po nito, isang saute ko na yung ating ibang ingredients. Okay. Yes. So, ipiprito muna yung tuna mo. Ako, ipiprito ko na rin muna ang aking meatballs. Kasi gusto ko makuha yung lasa ng ground pork at saka lasa ng Maggi Magic Sarap sa pan. And then, I will scrape my pan later before I saute my garlic, my onions, and carrots, and potatoes. Hindi ako marunong magdansa na yung dachshund. Bakit, ate? Hindi ka na ba? Mainit na, mainit na. Subukan ko na magprito. So, ang key sa pagpiprito, mga kokmares and baby love, ay huwag siksikin ang mga ganap, ang mga bagay-bagay. Huwag nyo siyang siksikin. Kailangan nila ng space sa isa't yun. Isa. Parang may, social distancing din tayong ibibigay sa kanila. May social distancing. Para pantay ang luto and it will be faster when you cook them. Half-cook lang tayo. Half-cook lang po, no? Kasi yung final cooking process niya. Sa tuna, ganoon din sa tuna, half-cook lang din. Kasi bilang ang tuna, pwede naman siya talagang kaining hilaw. Kahit i-sear mo na lang siya on both sides. Okay po. Sear lang natin. Sear-sear lang. Ako, isi-sear ko to on all sides. Para patas ang laban. Akala niya ba spaghetti lang ang may meatballs? Pwede rin ang kaldereta, ho. Ano, ate? Sabi ko, akala ba ninyo ang pwede lang ang kaldereta ay beef? Pwede rin ang meatballs? Fish. Or spaghetti lang ba ang pwedeng ilagay sa meatballs? Hindi, doy. Marami pa pwedeng gawin sa meatballs. Para dagdag pang espesyal, pwede pa kayong maglagay ng cheese sa loob ng meatball para pag kinagat ni baguettes yung meatball kasama yung napakasarap na caldereta sauce, lalabas yung cheese. Ay! Nakakaano pala itong meatball recipe na ito? Okay. Bakit, so, makikita natin? Nyo? Mantika? Makikita mo ba yung plan mo ngayon, Sars, na meron na siya mga brown bits? Na napupunta sa pakalan. Yes. Pan. Opo. Yan. Ikikis-kis mamaya, using your spatula, kikis-kisin natin yan kasama ng sibuyas, kasama ng garlic, para mapupunta yung lasa doon. Wala tayong sinasayang na flavor. Sayang naman ang ating flavoring. Kung hindi natin susulitin. Sayang yun, no? So, dahil nilagay ko yung raw dito, kung saan nyo nilagay yung raw, hindi nyo doon nilalagay yung niluto nyo na. Kasi that is cross-contamination. So, yung cook, nilalagay ko dito sa chopping board. It's just half cook. Ay, ang talsik! Matalsik? Ay! Matalsik din ba ang isda mo? Meron din po. Baka gusto nang bumalik sa sea. Okay. Susunod dito, ipiprepare natin ang ating garlic, onions, and chilies, and liver spread. You can also use butter if you want, kung gusto niyo ng mas malinamnam, pero kung minsan may umay factor kasi pag may cheese ka na, may butter ka pa. So, you can experiment along the way.
Ubus na yung tuna mo, love? Malapit na, ate. Ninervous ako, ate. Akala ko pa Pasko, ba't parang New Year itong ginagawa na? Parang pang New Year, eh, no? Ay, nag-breaking news akong ball. Yes? So, tapos na ang iyong tuna? Almost na po. Tapos na ka, love? Ito po, ito pan-seared lang. Hindi pa naluto na masyado. Ito pan-seared ko, ano, panic ka? Panic, pan-seared, panic. Okay. Inuuna ko laging isote is onions. Onions muna kasi pag garlic tapos mainit yung pan, nasusunog siya kaagad. So, onions muna. Tapos, kiskisin mo lang, love, yung bottom ng pan. Yan yung lasa na iniwan nung sinear natin na protein. So, kiskisin mo siya. Sa pagkakataon ito, masyado ka malambot, guy. Nagamit ako ng wooden spoon. So, ako yan. Pala, ate, garlic muna. Siya. Ha? Garlic muna pala yung nilagay ko. Onions ka, ate. Okay. Lagay mo na lang agad yung onion. Lagay na para natin. Para hindi masunog yung garlic mo agad. Okay. Kasi every time naglalagay ka ng ingredients sa pan, bumababa yung temperature ng pan. So, nag-caramelize na ang aking red onions. Medyo matigas yung ulo nito isang ko, ah. Aba. Lagay ko na aking garlic. Ayan. Tapos ako, nalagay ko na yung matis. Lagay mo na yung kamatis mo. Ako, ilalagay ko ng aking liver spread muna. Ang bango. Ang bango, di ba? Yes. Make sure na ano, hindi masunog ang garlic. Apo. And asang part ka na? Lalagay ko na po itong bell peppers. Yes. Ako, ilalagay ko na ang aking chilies. Shucks, gano'n ba kaanghang ang gusto ko? Pareho naman silang sili. Ano lang. Dagdagan ko na lang mamaya yung sili kapag kulang pa siya para sa akin. Add our chilies and then our yun. Tomato sauce. Yun. Ang konting tubig. Sayang naman yung natirang tomato sauce kasi dito. Huwag tayo magsayang ng ingredient, mga kukmares. Lalagay ko na rin ating chili ko. Bigyan natin ng water yan. Ay, may natira pa. Yan na siya. Tapos, sa aming bahay, normally I'd saute my potatoes and carrots separately. Para ang effect niya, roasted potatoes. Pero ito, pakuluan na lang natin. Yung carrots po? Mm-hmm. Sinosote ko siya separately sa butter hanggang magkaroon siya ng caramelization. Sorry, may brown-brown na siya. So, ilalagay ko na atin itong bay leaf. Mm-hmm. Pwede lang ilagay din ang bay leaf. And lalagay ko na rin ang Maggie Supreme All-in-One Cooking Set. Okay, lahat dito. Nilagyan mo na ng All-in-One Cooking Sauce? Yes po. Nilagay ko na yung proud. Master na master. Yes. Ang galing.
Kayo rin mga kokmare, kung gusto nyong gawing supreme sarap sa miti, linamnam, lapot at langkap, ang lutuin ninyo, lagyan nyo rin na Maggi Supreme Sarap. Bagay po ito sa adobo, pansit at ginisa dahil bukod sa meron itong oyster sauce, may soy sauce, garlic, onion at meaty flavor din. Pamalit niyo po ito sa any dish na ginagamitan ng toyo at oyster sauce. Mabibili niyo po ito for 12 pesos SRP in sachet or 360 gram bottles for 67 pesos SRP. Nako, correct. Bibili din ako niyan. Agad-agad. Go, Ate Juday! Meron din tayong Buy 3, Get 3 intro promo rin ngayon. Perfect na perfect po ito sa mga misis na kailangang dumiskarte ngayong Pasko. Available na po siya sa mga leading supermarket and online. Ito talaga, Ate. Perfect sa sarap to. Kasi hindi ka na magtatansya-tansya ng seasoning eh. Oo, lahat na ng lasang hinahanap, andyan na. Tapos mo, ni combo pa lang Maggi Magic Syrup, wala na talaga kayong gagawin. Bango! Sinabi dito na yung linamnam, lapot at langhap. Andiyan na lahat. Ako, yes. Ilalagay ko na aking brown sugar, pero half lang muna. Half sugar. Ilalagay ko na lang aking bell pepper. Ayan na. How about red yung, and ano, green. Christmas sauce. Colors. Ilalagay ko na rin yung cheese para magsama-sama na yung lasa niya. So, Ate, ilalagay ko na itong tuna. Malambot na ba ang patatas at carrots mo? Wala ako, Ate, nun eh. Ah, wala ka ba nun? Ako. Oo, tama. Mas mabilis ka matatapos. Bell peppers lang po. Pero pwede ka rin maglagay ng carrots and potatoes sa inyong kaldereta kahit tuna ang protein ninyo. Para siyang extender ng inyong kaldereta. Pwede nga siyang seafood kaldereta, sweetheart. Maglagay ka ng... Kung may tuna ka, pwede kang maglagay ng clams, you can add crab meat, you can add shrimp. Pero yung sauce mo, kaldereta. Yun. Para ma-absorb na ng tuna yung sauce. Okay. Sarap. Alanghang. Manghang? Alanghang siya. Okay, so ang gagawin ko, instead of adding salt to my kaldereta, dadagdagan ko siya ng magic syrup para mas malinamnam siya. Alam mo itong ating all-in-one cooking sauce, nagbibigay talaga siya ng all-in-one wonder sa dish. Sa kahit na anong dish, lalo na sa mga adobo, yung may mga sauce, ginisa, pansit, fried rice. Fried rice? Pwede rin, ha? Oo, be! Fried rice, kung correct. Yung oyster sauce kasi niya, may oyster sauce kasi siya. Yes, para nag-Chinese fried rice niya. Anong hinahanap ko? Yan, tapos ilalagay ko na yung cream. Nan po kumalambot na aking carrots. So, hindi pa siya malambot. Tumatanong pa siya. Hindi na yung potatoes. Hindi pa siya malambot. Dadagdagan ko siya ng konting water pa para mag-thin. Yan. Babalik ko na ang aking meatballs. Para maluto na siya thoroughly. So, pag nilagay niyo na yung mga meatballs sa kaldereta, hindi niyo na siya pwedeng haluin ng
Bonggang-bongga kasi baka madurog na siya. Hahanapin din ang mga bato yung meatballs. So ako ate, tatakpan ko na to para mag-simmer. Mm-hmm. Yan. Tapos maghihintay ka na lang? Nervous ako. Tapos ka na? Ano na lang po ate? Napa-simmer na lang. Patapos ka na! Almost ka done na. Tapos ka na nga. Ulit-ulit, ano? Sirang plaka lang. Kasi yung fish ate, mas madali lang siya anuhin eh, no? Yes. Lutuin. Madali nga siyang naluto eh. Ako, pakukulaan ko na lang siya just to make sure na luto na yung mismong meat niya sa gitna. Kasi sinear ko lang ito eh. Ako medyo so, na-pre... Siya... Medyo nasunog ko yung iba. Ha? Medyo nasunog po yung ibang tuna ko. Pero parang okay pa naman. Kaya pa yan. Yes. Sabihin mo na lang, char-grilled. Char-grilled tuna caldereta. Char-grilled. Tatawid mo lang yan sa ano? Tatawid mo lang yan sa title. Huwag kang amin. Tama, tama. Gandang tip ng ate ha. Naitatawid yan. Or rustic. O ano man. Yan, pwede kayo maglagay ng olives dito. You can add, let's say, sausages. Kung may mga natira pa kayo sausage sa bahay, pwede rin kayo maglagay ng bacon. Para walang sayang na mga ingredients sa bahay, pwede niyong ilagay. O, kayo so, din mga kukmare, kung gusto niyong gawing supreme sarap sa miti ni Namnam, lapot at langhap ang lulutuin ninyo, lagyan niyo rin ng Maggi Supreme Sarap. Bagay po ito sa adobo, pansit, ginisa, dahil bukod sa meron itong oyster sauce, meron din siyang soy sauce, garlic, onion, at meaty flavor na din. Pamalit niyo po ito sa any dish na ginagamitan ng toyo at oyster sauce. Perfect to ate, kasi nandiyan na lahat ng ano eh, ng pampalasa, pampasarap. So wala nang tansya-tansya. Naniniwala ako kasi napahilig ka sa pagluluto at alam mo ang mga sinasabi mo. Yes. I believe you and I'm so proud of you. Thank you, ate. Tapos ka na. Ako, tapos na rin ako. Ito na, ate. Hindi ko nahintayin yung putang carrots. Ako, ano bang mo? Madudurog na ang aking patata, meatball. Medyo malambot naman na siya. Haluin na natin itong tuna. So, are we gonna plate this? Yes po. Bigyan lang natin ng konting time mag-simmer yung kaldereta ko, yung meatball ko. Itos. Malapit na tayo matapos with our Noche Buena dish. And ate, speaking of Noche Buena, ikaw lang din ba ate ang nagpre-prepare lagi ng Noche Buena ninyo? Or sinasamahan ka na ni mama mo or ni mama ni Kuya Rai ang naghahanda? Every Noche Buena, meron kaming mga dishes na naka-assign sa amin. Iba yung dish ni mami, iba yung dish ko, iba yung dish ni Kuya. Kaya pag nag-Noche Buena kami, wala kaming specific theme. Kasi let's say, gagawa ako ng turkey. Magbe-bake ako ng turkey. Si mami gagawa siya ng dinuguan. So, doon pa lang hindi na magkapareho yun, di ba? So, si Kuya gagawa naman ng roast beef. So, basically, pag nag-Noche Buena kami, cook what you want. Yung mga bata, sumasali na lang sila based sa kung ano yung dish na gusto nilang lutuin for Noche Buena. So, let's say, ngayon, luchos into cordon bleu. Alam mo bang napakasarap gumawa ni Lucho ng cordon bleu, love? Huh? Mo ang... Si Lucho nagluluto ng cordon bleu? Yes! Nag-pound ng chicken. Siya yung naglalagay ng spices. May sarili siyang in-invento na spices. Wow. Na pwede yung ilagay doon. Mga maanghang, ganyan-ganyan. Tapos ham, cheese. Tapos, happy siya. Nahahappy kami sa kanya kasi gusto niya ngayon magluto. So, ngayong Noche Buena, malamang itong Noche Buena meatball recipe na caldereta ang gagawin ko. Siya, gagawin niya yung cordon bleu kasi ngayon pala sinasabi niya ng gagawa siya ng cordon bleu sa Noche Buena namin. Galing! Ikaw, anong balak mo sa Christmas? Ako ate, lulutuin ko to. Itong tuna caldereta. Mm-hmm. So, sigurado ako magugustuhan nila to eh. At saka ako din.
Since mahilig nga ako sa seafood. So ito ate, nilalagyan ko na siya ng cheese. Ako yung toppings ng cheese, nilagay ko na kasi mas gusto kong malasa yung aking sauce. At saka, nailagay ko na siya. Hindi ko na siya mababago. Ako ate, mag-plating na ako. Sige, love. Ako din. Asa ba plate ko? Ito ang plate ko. Yan. Yan, ito challenge din mag-plating eh. Hindi na ako naglagay ng cooking cream kasi para for me, gusto kong mas lumabas yung natural na lasa ng meatballs and I like the sauce already as it is. It's creamy because of the cheese. I don't want any more cream. Parang lagay ko na lang yung seafood salad. Oops! Para may choice kayo. Si Sarah naglagay ng cream. Ako hindi naglagay ng cream para meron kayong iba pang choice sa mga inyo, mga caldereta. Okay. We now plate it. Malasan lang natin. Sarap. Ang sarap ng amoy. Amoy pa lang, no? So, yung mga naligwak na meatball, lalagyan natin sa ilalim. Okay. Tapos, natakpan natin yan ng carrots. Ganyan. Tapos, lagyan natin ng sauce. So, the rule of thumb in plating, the higher, the better. Para kang gumagawa ng tore. Ah, the higher, the better. Sige nga, ilagay ko. Kung ano yung ilalagay mo sa plate, dapat edible. So, hindi ka pwede maglagay ng, ano dyan, Christmas decoration para magmukhang Pasko. Hindi doy. Naglagay ng Christmas balls eh, no? Ayan, so dapat malinis din. Ako ate, magdadagdag pa ako ng cheese. Parang toppings niya. Para mas masarap. Ito, mas pwede pa silang, yes, for final presentation purposes, pwede pang magdagdag ng cheese on top. Yes. Wala na lang akong cheese. Ayun, no? Okay. Yee-hee! Para hindi siya mukhang madungis. Ito ate, tapos na mi. Can I see? Wow! Wow! Ako, linisan ko lang yung gilid. Nilinisan mo ba yung paligid ng iyong plate? Yes po. Yan, importante yan. Sarap-sarap ng luto ko. Parang, parang bilib na bilib ako sa sarili ko. Alam niyo mga kukmare, napakalaking tulong nitong Maggie Magic Sarap dahil dinadagdagan ang sarap ng kahit anong niluluto. Kaya sigurado kong magical ang handa mo. Kaya happy din ang pamilya dahil sa sarap na makikita nila, masayang-masaya na ang pamilya dahil sa luto mo. Kaya kung ihahanda nyo yung This Noche Buena, diskartehan nyo ng bonggang-bongga, siguraduhin
magical para all-in-wonderful ang handa, all-in-wonderful din ang happiness ng buong pamilya. Ako, Supreme Samiti, linamnam, lapot at langhap. Talagang mas magkakaroon tayo ng confidence sa pagluluto pag gumamit po tayo ng Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce. At ito na nga, Ate Juday, titikman ko na itong aking lutong tuna caldereta. Tignan nga natin, bilang hindi ko naman matitikman, balitaan mo ako. I'm sure masarap ya. Oo eh, amoy pa lang, masarap na. Kanin? Gusto mo kanin? Sarap, ate. Sakto. Yay! Good job, baby love! Thank you po! Pwede. Tupay mo na yan ngayon para may ulam na kayo. Pwede, pwede. Tamang-tama yung linamnan niya, no? Yung alat, yung onions, yung pagka-pepper, nandoon lahat, yung soy sauce. So perfect talaga. Of course, ang sarap din yan sa pandesal. Oh, wow! Oh. Pang-merienda. All in wonderful, di ba? Yes, ate. Salamat ng marami, Ate Juday. Naku, idol talaga kita, ate. Ako, natitense pa ako talaga. Every time ikaw, napaka-compose mo sa pagluluto. Naku, pangarap ko talaga maging katulad mo, ate. Dahil sa'yo at sa Maggie, supreme ang confidence ko magluto para sa darating na Noche Buena. Salamat kay Ate Juday at sa Maggie Supreme All-in-One Cooking Sauce. Kayo rin mga kukmare, kung gusto niyo rin ng supreme confidence sa pagluluto ng Noche Buena, huwag niyong palampasin ang 3 plus 3 intro promo ng Maggie Supreme Sarap. Ayan na, handang-handa na tayo para sa Noche Buena, mga kukmare. Sana magustuhan niyo at ng inyong pamilya ang ating hinandang all-in-wonderful meatball caldereta at supreme tuna caldereta gamit ang Maggi Magic Sarap Value Pack, ang Christmas Masaya, kayang-kaya. Mabibili niyo rin po ito sa leading supermarkets at online. O yan, bago tayo magpaalam, may mga questions para sa atin ng ating mga kukmare, Ate Juday. Ay, masaya yan. Okay, game. Ano ang first question? Is Juday, may budget-friendly ba na version ng caldereta nyo? Actually, depende naman sa budget nyo. Meron, budget-friendly kasi lahat ng linamnam at lasa na kakailanganin ng caldereta pwedeng ibigay sa inyo yan ng Maggi Magic Syrup. Yes. So, hindi nyo kailangan bumili ng napakaraming pampalasa dahil Maggi Magic Syrup na ang bahalang tumawid ng lasa na yan sa inyo. Ito, gagawin nyo lang, bibili nyo yung pakete. May Christmas value pa ka Maggi Magic Syrup. Bubuksan nyo lang ang pakete. Pag nilagay nyo na yan sa inyong lulutuin this Noche Buena, mabubuo na kagad ang lasa. So, doon pa lang, nakatipid na kayo. Ang galing, no? All in wonderful talaga, no, ate, no? Wala ka nang iisipin pag nilagay mo na. Wala na. Ito naman, ate. Question from at Popster Barry. Hi, Ate Sarah. Ano mga bagong dish ang natutunan yung lutuin? Excited kaming malaman ng mga bagong cooking adventures mo. Ano ba ang mga natutunan kong lutuin? Paksiw. Bangus na paksiw. Madali lang pala siya lutuin. Kung sa Bisaya merong utan or kamunggay, ate, meron sa ating sinabawang gulay. Madali lang din. Yes, sinabawang gulay. At saka nag-chapsuy ka. Ano pa ba? Chapsuy at saka sarsyadong isda. Yan. Favorite ko din yan eh. Isda. Sarsyadong isda. Opo. Parang tilapia. Perfect is tilapia. Sarap. Sarap. Ate. Yung isa-fry ko muna yung tilapia. Ano, ate? Nagutom na kako ko. O, kung din eh. Nakausap ng pagkain. Another question from at Marie De Creamy. Gan? In fairness sa pangalan niya, Marie De Creamy. De Creamy. Ate Juday, paano niyo hinahandle ang quarantine with the kids? Naluloka na ako sa mga anak ko. Hindi ka naman nag-iisa dyan. I'm pretty sure marami naman ding mga magulang ang sobrang nabaliw nitong quarantine kasi karamihan sa atin, we are all working moms and parents and dads. So ngayong nag-quarantine, biglang nabigla ang lahat ng tao dahil all of a sudden hindi ka pwedeng lumabas. We are just very lucky with our children kasi hindi sila mahirap kausapin, hindi sila nag-meltdown. Nagtatanong sila, and it's important when they ask something about what's happening.
you have to answer them in the most honest way. So ginawa namin, pinapanood namin sila ng yung show sa Netflix na pandemic para maintindihan nila kung bakit may quarantine. It will really help a lot kasi nakikita nila, na-explain sa kanila ng tama, naiintindihan nila kung bakit hindi nila kailangan lumabas ng bahay at hindi sila dapat lumabas ng bahay because for their own protection. We keep them busy by, ako, I involve my children in the kitchen. Pagluluto, so si Yohan was into baking. Si Luna, salingkit lang naman yan. Si Lucho, ang mas talaga nag-explore ng pagluluto ngayon. Just keep them occupied. With their studies, trust and have faith in your kids that they'll be able to do that. They'll come up to you naman pag sinabing hindi na nila kaya. So, ang key lang siguro is, wag tayo masyadong ganun sa mga anak natin, yung talak ng talak. Mm-hmm. Kasi kapag talak ng talak, nakakabuisit, ayaw na nila. Sila mismo mag-let go na sila sa real life at sabihin na lang nilang, sana wala ng quarantine. Try to enjoy that moment that you have with your kids because I believe. Yes! Naniniwala ako na this quarantine, it happened for a reason. Mm-hmm. We don't get to spend much time with our children, much time with our family. So sabi ni Lord, ito pala. Di kayo makapag-spend ng time sa pamilya niyo. Lockdown ko kayo. O din nagkakilalan-kilalan tayo uli, na-appreciate natin ang mga little things in life. And that's what we teach our kids. Be grateful, be thankful to every day na binibigay ng Panginoon because you'll never know what can happen tomorrow. So, it's a nice thing that happened to us. Meron kami magandang takeaway with this card. Ang dami ko sinabi. Oo, ate. Okay, Sarah, may question ka. At saka ate, no, yung pinaka-importante din pala sa lahat yung relationships, no? Kasi yung material things, yung pera o kung ano man yan, hindi mo naman madadali, di ba? Marami sa atin hindi nakakalabas, hindi mo naman masusuot yung mga magagandang mong damit, yung mga alahas mo, yung mga kotseng mamahalin mo. Pero pinaka-importante sa lahat yung magandang relationships na meron ka. With the people you love, the people you value. Yung openness, communication with your family. At some point, magkakaroon ka ng realization na hindi mo alam kung ano pwede mangyari bukas. So, pasalamat ka na sa lahat ng meron ka ngayon at namnamin mo na mga bagay-bagay dahil, di ba, ang simple ng buhay, pinapakomplika lang natin with material things. Totoo. So, huwag na natin pakomplikahin pa. Maging thankful na lang tayo. Kumain na lang tayo ng masarap ng na pagkain. Nang bonga-bonga! Ito pa ate, meron pang another question from at Mother Goose. Mother Goose, Mother Goose. Mother Goose! At Mother Goose, Miss Sarah, ano naman ang plans mo with the husband for Christmas? Mag-celebrate ba kayo na kayo lang as a couple? Christmas plans? Of course, syempre, plano ko na matuloy pa rin yung tradisyon na pagsasalo-salo, kasama ang pamilya, di ba, makita mo sila at makasama. At yun nga, plano ko na magluto, magbigay ng contribution ko, magluto, magbake para sa dessert. At yun lang naman, wala namang bonggang plans. Importante, sama-sama. Importante, sama-sama. Importante, masaya ka. At napaproud ako talaga sa'yo, sweetheart, dahil you've come a long way. You are now cooking. Sa mula sa nakilala kita ngayon, isa ka ng may bahay! And I am so proud that you are being responsible as a wife and as a person. Thank you, ate. Thank you, Ate Juday. Tapos pareho tayo nagpatulo ng luha. Ano kayang gagawin ng mga kukmari natin? Ano pag nagpatulo tayo ng luha dito? Sadly, kailangan na namin magpaalam, mga kukmare. Pero, tandaan nyo, hindi porket iba ang Christmas natin ngayon. Hindi ibig sabihin, hindi natin kayang gawing special gamit ang ating lutuin. Ang Christmas, masaya, kayang-kaya natin with Maggie Magic Sarap. And Maggie Supreme Sarap! So, ulitin na usapan, mga kukmare. Have a magical Christmas! Merry Christmas, love! Merry Christmas, po! Later, love you, Ate Juday. Ayan mga kukmare, tulad ni na Sarah at Juday, kahit kakaibang Pasko natin ngayon, ang Christmas masaya, kayang-kaya. Nasa kamay nating lahat na pasarapin ang Pasko ng ating pamilya gamit ang ating diskarte at ang all-in-wonderful na lutuin.
Kaya, gawing all-in-wonderful ang handaan ngayong Pasko with Maggi Magic Sarap and Maggi Supreme Sarap. Sa uulitin na usapan, mga kukmare, Merry Christmas!